Wala pang gamot laban sa dengue, pero may mga natural na paraan daw para protektahan ang sarili sa kagat ng lamok, ayon sa ilang eksperto. Alamin yan sa report ni Ian Cruz. Sa laban kontra dengue, paano nga ba aarmasan ang sarili? Dahil hindi lahat ng sandata nasa butika, ang iba maaring nasa bakuran lang. Amoy pa lang ng ilang halaman at bulaklak, aatrasan na ng mga pesteng lamok. Yung mga herbs or herbal medicine na konting touch lang is nagkakaroon na siya ng strong smell or strong scent. Like sweet basil, rosemary, the English lavender, the Java mint, lemon mint, at yung Malvarosa. Ang neem tree at oregano na itatanim din sa bahay at mabisang pansalag ng lamok. Pwede sila maging repellent sa mga insect like mosquito nga po. Ang katas ng rosemary, citronella leaves at oregano kapag hinalo sa baby oil, pwede raw maging anti-mosquito spray. Maaari rin itong ipatak sa mga posibleng pamugaran ng mga lamok. Ang data analyst na si Wilson Chua sa buko na nakakita ng pangontra sa dengue. Nakuha raw niya ang ideyang ito mula sa ibang bansa. Ang bakterya na pamuksa ng mga kitikiti nagiging mas malakas at mabisa gamit ang mga buko. Pag nakain niya ng kitikiti, sasabog ang kanilang bituka. Sinubukan na namin dito sa Dagupan, pag sinabog namin yung BTI, patay lahat yung kitikiti. Pero very specific and targeted. Ibinuwas ang pampuksa ng kitikiti sa loob ng buko. Tinatakpan ng bulak at candle wax ang butas. Dito lalago ang bakterya at kalaunan nagiging likido. Tuloy-tuloy na ang supply ng pampuksa. Hindi na kailangang mag-import nito. Minerals naman ang sangkap kontra dengue ng Filipino inventor na si Christian Herbosa. Ang kanyang imbensyon, pulbos na inihalo sa tubig para puksain din ang mga kitikiti pero ligtas naman sa mga tao. So ito ho, yung mosquito larva na nandito ngayon ay 300 pieces po siya. So i-apply lang po natin ito at itong produkto na ito, ang kakaiba nito as pesticide ay hindi po siya nakakalason kung accidenting na-apply sa skin, natikman, at hindi po siya nakakalason sa tao at sa animals. At i-apply nyo lang ito sa tubig. At pagkatapos ng 2 oras, makikita na ang resulta. Ang mga kitikiti, tepok. Ang bisa raw nito, kayang tumagal hanggang 11 buwan. May mga nakasubok na raw nito sa ibang lugar sa bansa. Suportado ng Technology Application Promotion Institute ng DOST, ang imbensyong ito ni Herbosa na sana raw ay gamitin ng mga local government unit. Ayon sa Department of Science and Technology, maigi raw na huwag lang tumutok sa paggamot ng dengue, kundi gumamit ng mga alternatibong pamamaraan para hindi dapuan ang nakamamatay na sakit. Depende kasi kung ano yung gamit. And as you probably know, ang dengue control program naman kasi has multiple strategies. You don't just target the patient, but you also target on the mosquito and the environment that allows this to happen. Ian Cruz, GMA News.